Purihin natin ang Panginoon, purihin ang Panginoon. Sa banal na templo ang Diyos ay awitan, purihin sa langit ang lakas niyang taglay. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga minamahal na kapatid, ipinagbubunyi natin at ng buong Santa Iglesia Katolika ang dakilang kapistahan ng pag-aakyat sa ating mahal na Inang Birhen sa langit or Assumption. Ito ay magsilbering paanyaya sa atin at inspirasyon na tayo rin ay ininanais ng Diyos na makarating doon sa buhay na walang hanggan. Kaya naman, ipanalangin natin na sa tulong ng mahal na Inang Birhen, ng mga banal, at sa inspirasyon nila at sa awa ng Diyos ay magsika pa tayo para sa langit. Aminin natin at pagsisihan ang mga nagawa nating kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lupa akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako ay ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugda niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, pinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong aking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Hesukristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama. Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan,
ng salibutan. Maawa ka sa amin. Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan na sa libutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang, O Hesus Kristo, ang kataasasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan ng kalinis-linisang mahal na Birheng Ina ng anak mong mahal, ay iyong iniakyat, taglay ang kaluluwa at katawan sa kalangitan. Sa pagsasaloob namin ng mga bagay sa kaitaasan, pagindapatin mong kami makasalo sa kalwalatian ng Birhen Ina naming mahal, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng pahayag. Nabuksan ang templo ng Diyos sa langit at nakita ang kaba ng tipan. Kasunod nito'y lumitaw sa langit ang isang kagilagilalas na tanda, isang babaeng nararamta ng araw at nakatuntong sa buwan. Ang ulo niya ay may koronang binubuo ng 12 bituin. Malapit na siyang manganak, kaya't napasigaw siya sa matinding sakit at hirap. Isa pang tanda ang lumitaw sa langit, isang pulang dragon at na napakalaki. Ito ay may 7 ulo at 10 sungay at may korona ang bawat ulo. Sinaklot ng kanyang buntot ang 3 bahagi ng mga bituin sa langit at inihagis ang mga iyon sa lupa. Pagkatapos ay tumayo siya sa paanan ng babaeng malapit ng manganak upang lamunin ang sanggol sa sandaling ito'y isilang. At ang babae ay nagsilang ng sanggol na lalaki. Ngunit may umagaw sa bata at dinala ito sa Diyos, sa kanyang trono. Ang sanggol na ito ang itinakdang maghahari sa lahat ng bansa sa pamamagitan ng kamay na bakal. Ang babae naman ay tumakas patungo sa ilang sa isang dakong inihanda ng Diyos para sa kanya. At narinig ko ang isang malakas na tinig buhat sa langit na nagsasabi, "Dumating na ang pagliligtas ng Diyos. Ipinamalas na niya ang kanyang kapangyarihan bilang hari. Ipinamalas na ng Mesiyas ang kanyang karapatan." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nasa kanan mo ang reyna, maningning sa gintot ganda. Nasa kanan mo ang reyna, maningning sa gintot ganda.
Samantalang sa kanan mo nakatayo yaong reyna, palamuti gintong lantay sa damit na suot niya. Nasa kanan mo ang reyna, maningning sa gintot ganda. O kabiyak nitong hari, ang payo ko'y ulinigin, ang lahat mong kamag-anak at ang madla ay limutin. Nasa kanan mo ang reyna, maningning sa gintot ganda. Sa taglay mong kagandahan, ang hari ang paibigin, siya'y iyong Panginoon, marapat na iyong sundin. Nasa kanan mo ang reyna, maningning sa gintot ganda. Sama-samang masasaya ang lahat ay nagagalak na pumasok sa palasyo at sa hari ay humarap. Nasa kanan mo ang reyna, maningning sa gintot ganda. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, si Kristo'y muling binuhay bilang katibayan na muling bubuhayin ang mga patay. Kung paanong dumating ang kamatayan sa pamamagitan ng isang tao, gayon din naman dumating din ang muling pagkabuhay sa pamamagitan ng isang tao. Sapagkat kung paanong mamamatay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Adan, gayon din naman mabubuhay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Kristo. Ngunit, bawat isa'y sa kanya-kanyang takdang panahon. Si Kristo ang pinakauna sa lahat, pagkatapos ang mga kay Kristo sa panahon ng pagparito niya. At darating ang wakas, pagkatapos malupig ni Kristo ang lahat ng kaharian, pamahalaan, at kapangyarihan, at ibibigay na niya sa Diyos at Ama ang paghahari. Sapagkat si Kristo'y dapat maghari hanggang sa malupig niya at lubusang mapasuko ang kanyang mga kaaway. Ang kahuli-hulihang kaaway na kanyang pasusukuin ay ang kamatayan. Ganito ang sinasabi ng kasulatan. Ang lahat ng bagay ay lubusang pinasuko sa kanya ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Mga anghel ay masaya, nangiyak at si Maria sa langit na maligaya. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Maria ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Huda. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, naggagalaw ang sanggol sa kanyang tiyan at buong galak na sinabi, napuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth. Buong galak na sinabi, pinagpala ka sa mga babae at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan.
sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati, ay naggagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka, sapagkat nanalig kang matutupad ang ipinasabi sa iyo ng Panginoon. At sinabi ni Maria, ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Magandang tanghali din po, Father. Happy Feast Day, Mama Mary's Assumption. November 1, 1950, opisyal na ipinahayag ng Inang Simbahang Katolika sa katauhan at noon ay Santo Papa Pio XII sa dokumentong Munificentissimus Deus na ang mahal na Birheng Maria matapos ang makalupang pag-iral ay iniakyat sa langit, katawan at kaluluwa. Isang pribilehiyo at malaking biyaya na katangi-tangi sa mahal na ina ng Diyos, ang mahal na Birheng Maria. Yan ang ipinagbubunyi at ipinagdiriwang po natin ngayong araw na ito sa buong sangkakristyanuhan. Tanong, sinong gustong makarating sa langit? Taas ang kamay. Sinong gustong mauna na? Ikaw, Father, susunod kami. Alam niyo ba, mga kapatid, sa langit, bawal ang pangit. Opo, bawal ang pangit ang ugali. Amen? O huwag niyong tingnan yung katabi ninyo. Tingnan natin yung ating sarili. Tingnan natin ang mahal na Panginoong Jesus. Tingnan natin ang mahal na Birheng Maria at lahat ng mga banal, si Santo Padre Pio, sapagkat sila ang nagtuturo at nagbibigay ng mga magagandang halimbawa kung paano tayo makakarating doon sa langit. Naalala ko po yung kwento ng isang pari. Meron daw isang katekista na nagtuturo ng katesismo sa mga bata tungkol sa kapistahan ng pag-aakyat sa langit kay Mama Mary. At tinanong niya nung katekista yung mga bata, ano ang natatanging katangian ni Maria? Bakit siya iniakyat sa langit? Tas may isang bata na nagtaas ng kamay at sumagot. Sabi niya, Sister, si Mama Mary po siguro ay magaan, parang lobo, kaya't naiakyat siya sa langit ng Diyos. Ang cute nung sagot ng bata, end of the story. Pero mga kapatid, sa isang malalim na pagninilay at pagtingin, oo nga naman, ano, mga kapatid, kasi kung titingnan natin, ano ba ang nagpapabigat sa buhay ng tao? Ano ba ang nagpapabigat sa ating puso at kaluluwa sa buhay na ito? Pansinin ninyo ito. Pag gumawa ka ng kasalanan, kapag may nagawa kang mali, pag nag-away kayo, for example, ng misis ninyo, o nagkatampuhan kayo ng mga anak ninyo, kaibigan o kapitbahay ng ibang tao, kapag nagalit ka, nakapagsalita ka ng masama, nakasakit ka, di ba ang bigat-bigat
ng iyong loob. Ang bigat-bigat ng inyong konsensya. Sinadya mo man o hindi, di bali na kung sinong nagpauna o kung sinong may kasalanan, nakukonsensya ka at the end of the day. Mabigat ang puso mo. Naiisip mo yun eh, na may nagtatampo sa'yo o may nagagalit sa'yo o may kinagagalitan ka. Hindi ka payapa. At ang hirap itulog. Ganun ba kayo, mga kapatid? And the other way around, kapag naman nakagawa ka ng maganda, brothers and sisters, sa kapwa, kapag halimbawa may natulungan ka, may napasaya ka, whether big or small, favors given to someone, kapag may pinag-alayan ka ng sakripisyo, worth it, at pagmamahal, ang gaan-gaan ng loob mo, ang saya-saya mo. Di po ba? Ang sarap sa pakiramdam, nag-uumapaw ang iyong kaligayahan. Lalo na kapag ikaw ay may pinatawad at may pinaglingkuran. Tingnan natin si Mama Mary, napakalinis ng kanyang puso. Mga kapatid, napakahumble at punong-puno ng kagandahang loob. Sa mabuting balita, ang ating binasa ay yung the second joyful mystery, the visitation. Dinalaw niya at pinuntahan niya ang kanyang pinsan na si Elizabeth. Hindi niya inalintana yung malayo na paglalakbay, given na siya ay buntis na rin at nagdadalang tao that time. Hindi niya inisip yun, kundi ang kapakanan ni Elizabeth na alam niyang mahirap ang kalagayan kasi alam niyo naman ho, di ba, na siya'y naglihi at nabuntis sa kabila ng kanyang katandaan. At ang isip niya ay samahan, paglingkuran, alalayan si Elizabeth, damayan at ibahagi niya yung tuwa at biyaya na daladala niya yung magandang balita na siya'y pinagpala ng Diyos na maging ina ng tagapagligtas. Dala niya sa kanyang sinapupunan, kaya nga pagpunta niya doon, napuspos ng kagalakan at pagpapala si Elizabeth at si Juan Bautista sa kanyang sinapupunan. Mga kapatid, balik tayo dun sa tanong kanina, gusto natin pumunta sa langit? Yes, Father. Ako rin gusto ko, ano? Pero alam niyo, mga kapatid, gusto din niya ng Diyos. For you and for me and the entire human race. Gusto niya yan? Yun niya ang gusto niya, makapiling niya tayong lahat. Babalik tayong lahat sa Panginoon. Bukas ang langit para sa lahat, but it does not come automatic. We have to remember that because we all have to imitate the virtues and examples of the Blessed Virgin Mother Mary. Pag tiningnan ng Diyos kaya ang puso mo at buhay mo ngayon, sana ang laman niyan hindi puro galit at hinanakit. Sana hindi pangit, kundi puno ng pag-ibig at pagmamahal at paglilingkod sa Diyos at sa kapwa. Dagdagan pa natin at punuin ng bait kung kulang pa. At sa awa ng Diyos at paggabay ng mahal na Birheng Maria, naway magsikap pa tayo para sa langit at sa buhay na walang hanggan. Amen. O Mary, conceived without sin, pray for us. We have recourse to thee. Saint Padre Pio and all the angels and saints, pray for us. Magsitayo po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat.
Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Pinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanawag sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na mag-uli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso pagkat inibig mo, ngayon nananalig, nagmamahal sa'yo. Magsitayo po ang lahat. Mga anak, manalangin tayo upang ang mga alay natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumika, ang paghahain ito naway makaakyat sa iyo at bilang katugunan sa pagdalangin ng mahal na Birhen na iniakyat sa langit, ang aming kaloobang nag-aalab sa ningas ng pag-ibig ay lubos nawang pumailan lang sa iyo. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At itaas sa Diyos inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, ngayong iniakyat ang mahal na Birhen sa langit, ang pasimula't larawan ng laan mong masapit ng tanging sambayanan sa iyo ay nananalig. May pag-asa at kasiyahan kaming sa iyo'y papalapit. Di mo pinabayaang dumanas ng pagkaagnas ang nagsilang at nag-aruga sa iyong bumubuhay na anak noong siya'y maging hindi na iba sa aming lahat upang kami hatian sa kanyang buhay na ganap. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka pong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit, lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinarakila ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulag, sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may pagalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin niyo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisan kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga
alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Ganon din nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. O Jesus, naming mahal, iligtas mo kaming tanan. Ngayon at magpakailanman, ngayon at magpakailanman. O Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay, ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahan na laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco, ang aming Santo Papa, at si Gilbert, ang aming obispo at ang tanang kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din lahat ng pumanaw. Kaawaan mo sila, patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, at ng mahal na San Jose, na kanyang kabiak na puso. Kaysa ng lahat ng mga apostol at mga banal, si Santo Padre Pio, si San Antonio de Padua, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan niya, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Sa tagubilin na nakagagaling na utos, aturo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, awitin natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para nang sa namin.
Hingian mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan na tilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kahariyan at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan, iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan, binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo po ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating mahal na Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Mag-smile nga kayo sa katabi nyo, sabihin nyo, see you in heaven. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Mama Mary loves you. God bless. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga anak, ito si Kristo. Ito ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Napakapalad natin na muling tatanggap sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Thank you.
Collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong amin ang napagsaluan ng banal na pakikinabang ipagkalubong kami malwalating makarating sa pagkabuhay, pakundangan sa pagdalangin ng mahal na Birhen Maria ang iniakyat sa kalangitan, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietralcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibiling kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa.
sa tuwing na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo po muna ang lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit, hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Pinaaalam din po sa lahat na gamit ang ating main arch entrance, tayo ay may mga malalaking safe and free parking dito sa loob ng pambansang Dambana. Ika-apat, panatilihin po natin ang kalinisan sa loob at labas ng simbahan. Hinihikayat natin ang Clego o Clean as You Go sa lahat ng lugar sa loob ng pambansang Dambana. Paalala po, huwag iwanan ang kalat sa mga upuan. Tayo po ay may mga basurahan sa likod at gilid ng ating simbahan. Ikalima, palagi po nating tandaan na ang pambansang Dambana ay isang sagrado at banal na lugar. Mangyaring sa pagbisita natin dito ay sundin ang mga tama at angkop na kasuotan, tanda ng pagsamba at pagbibigay galang sa ating Panginoon. Ika-anim, sa Agosto 22 ay pansamantala po munang walang misa sa ganap na alas 2 ng hapon bilang daan sa Soltare event na gaganapin dito sa pambansang Dambana. Ika-pito, bilang paghahanda sa kapistahan ni Santo Padre Pio, sa 10 ng Setyembre ay isasagawa ang operasyon sa cyst o bukol at cleft lip o bingot sa pambansang Dambana sa pakikipagtulungan ng UST Alumni Medical Society. Tanging 100 to 150 patients lamang po ang kayang operahan. Para sa mga interesado, magkakaroon ng patient screening sa darating na August 19, August 26 at September 2 mula alas 9 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Makipag-ugnayan lamang po sa opisina para sa mga interesado. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 2 ng hapon. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito, lalo na sa mga gamit namin sa pananalangin, mga rosaryo, imahen, dasalan, nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobing mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at mga santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masasama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparanong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masasama. Amen.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng napakabuti at maaway nating Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Na ipagdiwang na natin ang banal na misa, humayo na tayo at laging magsikap sa kabutihan at kabanalan para sa Diyos, sa kapwa at sa langit na walang hanggan. Amen. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Paginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Upod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinapalan man ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin.